Naipit ang driver na yan sa Mandawi, Cebu matapos bumangga ang minamanehong dump truck. Nailigtas kaya siya? Ang iba pang detalye, ihatid po namin maya-maya. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Kinundena ng gobyerno ng Pilipinas ang panibagong harassment umano ng China Coast Guard sa mga barko ng bansa. Ayon kay DFA Secretary Teodoro Locsin Jr., Martes nang harangin at bombahin ng tubig ng tatlong barko ng China. Ang dalawang supply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Dala po ng dalawang barko ang food supplies para sa mga military personnel na naka-duty roon. Wala naman daw nasaktan pero kailangang umurong ng puwersa ng Pilipinas. Nagpadala na ang kalihim ng mensahe ng pagkondena kay Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, at sa Ministry of Foreign Affairs ng Beijing. Para kay Locsin, illegal ang ginawa ng China Coast Guard dahil wala silang law enforcement rights sa loob at paligid ng Ayungin Shoal na bahagi ng Kalayaan Group of Islands at pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Giit ng kalihim, patuloy ang paghahatid ng supply para sa mga tropa nating nasa Ayungin. Hindi rin daw natin kailangan magpaalam para sa mga kailangan nating gawin sa ating teritoryo. Wala pang pahayag ukol dito ang Chinese Embassy. Samantala, nahuli ka ang pagnanakaw ng dalawang lalaki sa isang eskwelahan sa Maynila. Pareho silang umamin sa krimen pero sabi ng isang suspect, nadala lang daw siya ng kalasingan. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Hating gabi kahapon, nakuna ng CCTV ang lalaking ito. Nagmamasid-masid sa loob ng isang elementary school sa Sampaloc, Maynila. May isa pa siyang kasama noon pero hindi nakuna ng CCTV. Ang kanilang pakay, pagnakawan ang paaralan. Natangay nila ang apat na laptop, isang projector, pati na isang computer set at CPU na nagkakahalaga lahat ng halos 300,000 piso. Ang dalawang suspect, agad nahuli nung araw din na iyon. Nakita sa CCTV na namukhaan yung suspect eh. Eh, kilala nga nila kasi doon lang sa gilid na naninirahan yung mga yun eh. Pinuntahan agad ng mga polis natin yan, nakita doon sa tinataguan nila yung mga laptop, yung mga gamit. Lahat ng ninakaw na bawi naman. Parehong umamin sa krimen ang dalawang suspect na sina Meljon Garcia at Jeffrey Fernando. Si Garcia, nadala lang daw ng kalasingan. Ang kanyang kainuman nung oras na iyon, ang mismong gwardiya raw ng nilooban nilang paaralan. Wala po sa plano kasi ang ano po dapat namin, kahit wire sana po, nadaanan lang po namin. Wala po sa plano, saka nakakainom po kami. Si Fernando naman hindi raw kasama sa inuman. Nasa bahay daw siya noon, nangyayain siya ni Garcia papunta sa paaralan. Nung tapos sila mag-inom, maya-maya, mga isang oras po lumipas, bigla po dumating to, inayaya niya ako na may kukunin daw. Nung sumama po ko, nandoon na po, nasa labas na yung mga gadget na laptop, wala rin naman pong pera, napasama na rin po. Kung hindi nahuli, gagamitin daw sana ni Garcia ang pera pang online sabong, lalo't 50 mil na raw ang naipatatalo niya rito. Lulong po kami sa online sabong. Reklamong robbery ang kakaharapin ng dalawang na aresto. Jonathan Andala, GMA News. Sa Sarangani, patay sa pamamaril ang isang lalaki matapos siyang barilin ng kanyang sariling ama dahil sa away sa pera. Base sa investigasyon, kumuha ng itak ang anak at binantaan na tatagain ang ama. Kumuha naman ng baril ang ama at nakakma na siyang susugurin. Pinaputukan niya na ang anak ng 4 beses. Dead on the spot ang anak, sumuko sa pulisyang ama at humingi ng tawad sa nagawa. Disidido naman ang ilang kaanak, nakasuhan siya. Nahaharap siya sa kasong parricide. Unti-unting lumalapit sa bansa ang binabantayang low pressure area. Huli pong namataan niya ng pag-asa 475 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Nakapaloob ang nasabing LPA sa Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Mababa pa rin ang tsansang maging bagyo ng LPA pero inaasahang lalapit sa Bicol Region. May posibilidad din na hindi ito tatama sa lupa dahil sa pag-iral ng hanging amihan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-uulan sa halos buong Mindanao at ilang bahagi ng Cordillera, Central Luzon, Quezon, Palawan at Visayas. Mananatili namang maayos ang lagay ng panahon dito sa Metro Manila. Sa Pikit, Cotabato, patay ang isang bata matapos tangayin ng baha.
Kwento po ng ina ng isang taong gulang na biktima, umakyat sila sa bubong dahil pinasok ng tubig ang kanilang bahay. Aksidente raw, nahulog ang kanyang anak at tinangay ng malakas na agos. Patuloy ang rescue operation sa mga apektado ng masamang panahon sa lalawigan. Binha naman ang ilang probinsya sa Luzon at Mindanao dahil sa mga pag-uulan. Sa Bagaw, Cagayan, perwisyo ang inabot ng ilang motorista matapos abuti ng tubig ang Abusag Overflow Bridge. Kalauna ay bumaba rin ng tubig. Dulot daw po yan ng hanging amihan. Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang nagpaulan sa Pagalungan, Maguindanao. Ilang pamilya ang pinalikas dahil sa baha matapos umapaw ang Pulanggi River. Samantala, 5 bahay ang nasunog sa Makati. Problemado po ang ilang nasunugan na magpapaskong wala raw bahay. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa kalaliman ng gabi, nabulabog ang magkakapitbahay na ito sa poblasyon Makati. Nagliyab ang ikalawang palapag ng bahay na ito at nadamay ang 4 na katabi pang mga bahay. Mabuti naging mabilis ang responde ng mga bumbero. Kaya ang sunog na sumiklab ng alas 2 na madaling araw, naapula ng alas 3. Yun nga lang, haharapin ni Brian Fajardo at ng mag-anak niya ang Pasko na walang naisalba ni isa sa mga gamit. Mabuting ligtas silang lahat dahil walang nasugatan o nasawi sa sunog. Tulog kami sir, tapos biglang lakas yung ano, yung apoy talaga. Tarantarin kami kasi nung ano namin, biglaan kasi sir malakas talaga . Tapos yun na, nakita namin dito sa labas na talagang yung bahay namin sa kabila, yun, nadamay na rin po yun sa amin ganyan. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang pinagmula ng apoy. 600,000 pesos ang tinatayang halaga ng mga pinsala. Meron kami mga info drive araw-araw na ginagawa tungkol sa pag-iwas sa sunog. Siguro, aksidente lang talaga, hindi natin maiwasan yan. Bam Alegre, GMA News. Arestado sa Laguna ang lalaking suspect sa pangingikil at pamimilit sa pakikipagdalik. Aminado sa krimen ang suspect. Alamin ang modus sa balitang hatid ni John Consulta para wag maging biktima. Walang kawala ang suspect kasi Angelo Guevara nang ma-entrap ng CIDG Laguna sa Santa Rosa City. Reklamo ng biktima sa CIDG, hinihingan daw siya ng 50,000 pesos at inuobligang makipagtalik ang suspect na kanyang nakilala sa isang dating app. Kapalit daw ito nang hindi niya pagpapakalat ang masiselang video ng biktima sa kanilang mga naging video call. Not knowing itong victim natin is nire-record na pala ng suspect. So nire-record siya, merong screenshot tapos video na kasave na doon. Ito na yung ginamit ng suspect para mag-extort ng money at pang blackmail niya to para mahingan siya ng 50,000. And they have to meet with each other para mag-sex ulit. So yun ang demand. Di na itinanggi ng suspect ang akusasyon. Dala lang po ng gipit po masyado sa financial ngayon. Opo. Humihingi po ako ng kapatawaran doon sa nagawa ko. Naaharap sa reklamong robbery, extortion at paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act ang suspect sa mga gumagamit ng online dating app. Paalala ng CIDG. Hindi natin alam itong mga gumagamit dito, baka may iba silang mga purpose para mag-join lang sila sa dating apps na to para magkaroon ng biktima. Katulad ng nangyari, kasi kung nagpo-post kayo ng mga malalaswa o kung meron kayong ginawa, pwede nila itong pang-blackmail sa inyo para makahingi ng pera. John Consulta, GMA News. Sinusubukan pa po naming makuha ang payag ng Malacanang kung totoo nga bang inendorso ng Pangulo sina Senador Go at Mayor Sara at humingi ng suporta sa mga kongresista para sa kandidatura ng dalawa. Samantala, dahil sa pagmahal ng mga sangkap sa paggawa ng tinapay, nagtaas na ng presyo ang ilan. May iba namang ang mga tinapay nila ay niliitan. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Masarap daw na almusal ang pandesal dahil bukod sa madaling ihain, abot kaya ang presyo ayon kay Rosaline. Pero pati ang pandesal at ibang tinapay, nagtaas na rin ang presyo. Siguro hindi na po ako bibit pag tumaas yung presyo. Apo. O siyempre, marami kami. Apo. Siyempre, di ba? Pag ganun, hindi na ako bibili.
Opo. So, iba na ako bibili, titingin ako sa iba. Siyempre, ganun. Maghanap kayo ng mas mura? Oo, maghanap ako ng mas mura. Ayon sa Philippine Federation of Bakers, hindi na raw kayang pasanin ng mga community bakeries ang pagtaas ng presyo ng mga sangkap sa tinapay. Ang harina halimbawa, tumaas na ng 130 pesos kada bag mula nung nakaraang taon. Bukod sa pagsipa ng presyo ng harina, tumataas din ang presyo ng ibang sangkap ng tinapay tulad ng asukal at gatas. Bukod dyan, dagdag na gastusin din sa mga bakery ang tumataas na presyo ng LPG. Ang margarina, 48% ng increase. From 2020 to 2021, ang LPG 31%. Shortening 30%. Nandyan hawak nyo yung mga data na itinaas ng mga romat ng tinapay. Aaminin namin, talagang tumaas o tataas o nakataas na ang presyo ng produktong tinapay. Sa bakery na ito sa Quezon City, nasa 2 piso kada piraso ang benta sa pandesal. Para hindi magtaas ng presyo, binawasan na lang ang timbang ng pandesal. Inadjustan na lang po namin yung size ng bread para kung sakali, yung iba na hindi afford yung afford sa pera nila, at least mabibili pa rin nila as same price lang po ng bread. Kinumpirma na Department of Trade and Industry ang pagtaas ng presyo ng trigo na ginagamit sa paggawa ng harina na pangunahing sangkap sa paggawa ng tinapay. Kaya't hindi raw nila mapipigilan ang pagtaas ng presyo ng tinapay. Pero makakabili pa naman daw ng murang alternatibo na Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal na hindi tumaas ang presyo mula pa noong 2017. Pero sabi rin ng mga panadero, hindi nila may papangakong nakapako pa rin ang presyo nito sa pagpasok ng susunod na taon. May pangako ang PhilBaking, hindi ito gagalaw. Hindi ko lang masabi sa inyo kung hanggang kailan, bakit. Eh hindi natin alam dahil ang ingredient patuloy na gumagalaw. Hindi namin mapigil. Kung masyadong malaki yung itataas at the time that we negotiate, or kung bahagya lang naman yung itataas nila and we have verified, titingnan natin kung yung justification nila for the increase next year. Bernadette Reyes, GMA News. Sa iba pang balita, may nakitang 10 talampakang sawa sa isang estero sa Tondo, Maynila. Kung papaano nahuli ang sawa, alamin po sa balitang hatid ni Corinne Katibayan. Walang takot daw na hinuli ni Roderick ang sawa na ito na nakita niya sa Estero de Maypajo malapit sa barangay 135 Tondo, Maynila kagabi. Pangalawang beses na raw niyang nakahuli ng sawa rito. Siyempre ma'am, naalarma po kami. Nagkagulo. Kagulo yung tao. Di po, ako hindi natakot sila, natakot. Sanay na po kasi lagi po talaga ito. Talaga po, nakahanda na po ko sa ganyang sitwasyon kasi malapit po kami sa ilog. Bilang bahagi ng grupong naglilinis at naglalagay ng trash trap sa mga estero at sapa, gamay na raw niya ang gagawin kapag nakakita ng sawa. Literal na nalambat ang aha sa pamamagitan ng trash trap. Nasilo po namin kasi na-corner po siya doon sa ginawang net ng trash trap po. Ng taga... Estero Ranger ma'am. Hirap lang kami ma'am kasi sa trash trap umiikot po kasi yung sawa ma'am. Kaya pagka sinilo ma'am, hindi talaga siya agad-agad natatanggal ma'am. Kaya talagang pahirapan mo ma'am, tas sa ilog pa po. Nasa 10 talampakan ang haba ng sawa na ito. Agad sila tumawag sa DENR para ma-surrender ang sawa. Wala namang nasaktan sa paghuli nito. Corinne Katibayan, GMA News. Good news sa sports, 2 medalya ang napanalunan ng Pilipinas sa 2021 IBF World Championships sa United Arab Emirates. Parehong bronze ang nakuha ng ating men's and women's bowling teams sa kanilang event categories. Sa isang Facebook post, sinabi ni National Team Coach Biboy Rivera na mahalaga sa kanila ang 2 bronze dahil mahabang panahon na mula ng huling magkamedalya ang Pilipinas sa World Championships. South Korea at Amerika ang nag-uwi ng gold medal sa men's at women's team events. May emergency use authorization na mula sa ating Food and Drug Administration ang Covovax COVID vaccine. Dinevelop po yan ang kumpanyang Novavax sa Amerika at ang Serum Institute sa India naman ang manufacturer.
Edad 18 pataas po ang pinapayagang mabigyan ng Covovax na may dalawang doses. 3 hanggang 4 na linggo ang pagitan ng first at second dose. Ayon po sa Food and Drugs Administration, nasa 89.7% ang efficacy rate ng Covovax. Posible raw itong magamit bago matapos ang taon o sa 2022. Para sa mga hindi pa bakunado kontra COVID, pwede po kayong tanggihan na pumasok sa mga mall, lalo na kung balak niyong mag-dine-in. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Anyo, kailangan itong gawin bilang precautionary measure. Sa entrance pa lang daw ng malls, dapat i-check na ang vaccination card ng mall-goers. Kasunodan niya ito ng mga ulat na may mga kainan na hindi stricto sa pag-check kung bakunado na ang kanilang mga customer. Pinayagan na rin ng IATF ang pagbabalik ng face-to-face classes sa lahat ng universidad at kolehiyo sa mga lugar na nasa Alert Level 3 pababa. Tinanong namin tungkol dito ang mga manonood. Si Edlyn Gato Acosta, masaya raw lalo't hindi lahat ay nakakasabay sa online class. Sana lang daw hindi na bumalik sa dati ang dami ng COVID cases. Ikinatuwa rin ni Rosevilla Cernicula, kabusaw ang pagluluwag dahil nahihirapan na rin daw ang mga magulang na kagaya niya. Kulang na raw sa gadget, kulang pa sa pang-load araw-araw. Mungkahin naman ni Jacob Evangelista, dapat i-require na ng mga universidad na yung mga lalahok lang sa face-to-face classes ay bakunado na. Dapat din daw ay sumunod lahat sa safety protocols. Ganyan din ang saloobin ni John Aris Alcayaga. Mas may sense of responsibility raw dapat sila kesa sa mga batang estudyante. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan. Bisitahin ang Balitang Hali Facebook page at mag-comment. 1,190 ang naitalang bagong COVID cases sa bansa. Sa datos po ng DOH kahapon, mahigit 23,000 ang active cases o nagpapagaling pa sa mahigit 2,820,000 total cases. Sa active cases naman, pinakamarami pa rin ang mild na nasa 58.1%. 5.2% naman ang asymptomatic, 5.0% ang critical, 12.0% ang severe at 19.60% ang moderate. Bistado ang pagbebenta ng isang lalaki ng nakaw na cellphone online. Ang nakatransaksyon niya ang mismong may-ari ng ninakaw na cellphone. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Nang hindi mapakiusap ang kusang sumama, pwersahan ng binitbit ng Sampaloc Police ang lalaking ito. Naaresto siya sa entrapment operation dahil sa pagbebenta umano ng nakaw na cellphone. Ang nagreklamo sa suspect ang 20 anyos na si Hazel, di niya tunay na pangalan. Nakita niya kasi na binibenta ng suspect online ang nawawala niyang cellphone na ninakaw sa kanya noon. Alam ko na cellphone ko po talaga yun. Katulad po ng issue ng phone ko na glow black po, 64 gig, yung ganun po, pati yung kulay. Nang makipagtransaksyon na si Hazel sa seller, lalong lumakas ang kutob niyang cellphone niya nga ang binibenta nito. Ang lock na presyo, halos 23,000 pesos. Kulang-kulang kalahati ng original na presyo ng kanyang cellphone. Mura po. Kaya po nagtaka rin po ako, kaya po nagbaka sakali po talaga ako na baka yun nga po yung cellphone na ninakaw po sa akin. Tinanong ko rin po kung may box po yun or kung complete set. Sabi niya po, phone lang talaga at unit case. Kaya din po ako lalo nagtaka. Ayon sa pulisya, hindi ang naarestong suspect ang nagnakaw noon ng cellphone ni Hazel. Tagabenta lang daw ito. Gate naman ng suspect, hindi niya alam na nakaw ang binibenta niya. Nabili ko, wala naman siyang passcode eh. Kaya hindi ko rin alam. Isop kasi yan, ma'am. Itong suspect nating nahuli ng anti-fencing is part ng isang organized crime group. Ito pala is binibentahan ng mga tinatawag nilang Batman. Pupunta sila sa isang mall sa Monumento, hindi ko na papangalanan. Doon nila ibibenta yung mga cellphone. Ayon sa pulisya, nakumpirma nila sa pamamagitan ng IMEI number ng cellphone na kay Hazel nga ang nabawing gadget sa suspect. Tinutugis na rin ngayon ng pulisya ang mismong nagnakaw sa cellphone ng biktima na nakamitap pa nito noon matapos makilala online. Jonathan Andal, GMA News. Binaha ang ilang bahagi ng Dumaguete City at Capiz dahil sa ulang dulot ng localized thunderstorms. Balitang hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ganito ang eksena kahapon ng umaga sa bahagi ng binahang kalsada sa Dumaguete City kasunod ng malakas na pag-ulang naranasan.
Nagkataong rush hour pa naman kaya marami ang motorista sa kalsada. Makikita rin ang ilang residente na naglilinis sa tabi ng daan at inaalis ang mga basurang bumara sa mga lagusan ng tubig papunta sa kanal. Ayon sa mga residente kaya binaha ang kalsada ay dahil hindi na umano nalinis ng mga tauhan ng DPWH ang drainage matapos ang konstruksyon nito. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang panig ng DPWH ukol dito. Samantala, may mga sasakyan namang bumalik na lang sa kanilang pinanggalingan dahil sa pag-apaw ng spillway sa barangay Candaway at barangay Balugo. 50 barangay naman sa Capiz ang binaha kasunod ng ulan. Masyado kadasig lang. Imagine pila lang ka oras nga basko nga ulan. Nagbaha na dito sa Aplan sa Hamindan. Then affected na dasan kay nagapanaw din siya sa Mambusaw, Sigma, Dao. Then going to Panitalan ni siya and Pontevedra. Sa bayan ng Sigma, isang matandang 67 anyos ang namatay matapos malunod. Sa Bacolod City, voluntaryo na rin ang pagsusuot ng face shield. Base sa EO, mandatory na lang ang pagsusuot ng face shield sa mga lugar na nasa granular lockdown, mga medical o quarantine facility at bilang safety protocols ng healthcare workers. Matapos ilabas ang EO, karamihan ng mga pumunta sa mall ay hindi na nakasuot ng face shield. Bagsak presyo naman ngayon ang mga face shield sa mga palengke sa Camarines Sur. Dahil dito, ramdam na ng ilang negosyante at nagtitinda ang pagkalugi. May bumibili pa naman. Sana maubos pa. Paano kung maya na magbakal? Ano yung gibuhan sa Facebook? Wala po. Stock na lang siya. Mayo kita magiginit. Wala tayong magagawa. Bagsak presyo. Kung hindi kailangan, itatago na lang. Nico Sireno, GMA News. Katapangan at kabayanihan. Yan ang ipinamalas ng dalawang alagang aso sa Taguig. Sa gitna ng sunog, sinagip ng mga asong sina Sakura at Berry ang magkapatid nilang amo. Nilapitan at kinagat nila ang mga batang magkapatid para magising. Pero noong pababa na sa hagdan, nadaganan sila ng bumagsak na yero. Pinilit silang iligtas ng mga batang amo pero lubha ng mapanganib at makapal na ang usok. Kinabukasan na nakita ang kanilang mga bangkay. Malungkot pero nagpapasalamat ang pamilya ng mga bata sa sakripisyo ng dalawang alagang aso. Ilang isyo ang kinwestiyon ng mga senador sa pagdinig kaugnay sa 2022 National Budget. Kabilang dyan kung kasama ba sa pondo ng Department of Health ang pambili ng oral COVID-19 medicines. Balita natin ni Mav Gonzalez. Sa pagdinig ng Senado sa budget ng Department of Health, tanong ni Senate President Tito Soto, kasama ba sa 312 billion pesos na pondo nila ang pambili ng oral COVID-19 medicines gaya ng Molnupiravir? Baka raw kasi mahuli na naman tayo gaya ng nangyari sa bakuna noong nakaraang taon. United States and United Kingdom have already secured billions of doses for both treatments. How about us? Have we done at least initial steps to procure these pills? I distinctly remember in June 2020, Pfizer had reached out to our government relative to the vaccines. This was the information was given by Ambassador Babes Romualdez and Secretary Teddy Boy Locsin. But I understand, sabi, they were ignored. Currently, we already have available under compassionate use, which is the same way that it can be available when I mentioned the two other drugs earlier. This is for the Molnupiravir. Mm. Piravin? Yeah, Piravin. Yeah. It's Merck po ito. Mm. And then as for the others, there are ongoing procurement or discussions. Bukod sa Molnupiravir, may emergency use authorization na rin daw ang gamot na Ronapreve. Naka-fast track naman daw sa Food and Drug Administration ang mga gamot para sa COVID-19. Sa pagdinig naman ng budget ng Department of Justice, tinanong ni Senate Minority Leader Franklin Drilon si Justice Secretary Minardo Guevara ukol sa memorandum na inisyo ni Pangulong Duterte na nagbabawal sa mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng ehekutibo na dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa COVID funds. If left unchallenged, future presidents may be tempted to issue similar restrictions, which in our view is as unconstitutional.
Dahil hindi pwedeng direktang sumagot ang kalihim sa budget deliberation, pinadaan ng DOJ ang kanilang sagot kay Senate Finance Committee Chairman Senator Sonny Angara. The President was standing firm on his directive to all officials of the Executive Department to no longer attend the subject hearings of the Blue Ribbon Committee. But having said that, they also welcomed the case filed by the Senate through the Senate President to question the constitutionality of the executive order given past doctrines and jurisprudence. Naungkat naman sa budget hearing ng Department of Energy ang malampaya buyout controversy. Kwestiyon ng ilang senador kung bakit hindi ginamit ng DOE ang kanilang right of first refusal sa hindi raw patas ng negosasyon sa malampaya service contract. Mayo nitong taon nang bilhin ng Odena Corporation ang shares ng oil company na Shell. Marso naman nang mabili ang shares ng kumpanyang Chevron. Bakit hindi na lang tayo nag-exercise ng right of first refusal ng gobyerno? I assume that you're pertaining to PNOC exercising its right? Or whichever department or agency of government would sponsor. When I asked the same question to PNOC, EC, the CEO was there, no? General Briguez. And he reasoned out that the reason why PNOC EC did not exercise its right to match is because government is constrained by many laws to operate this type of businesses. Dagdag ni Ontiveros, dahil umano sa hindi pag-aksyon ng DOE, tila nawala ng milyong-milyong piso ang gobyerno. Mav Gonzalez, GMA News. Samantala, sinuspindi muna ng Senado ang budget deliberations ngayong araw. Nagpositibo kasi ulit sa COVID-19 si Defense Secretary Delfin Lorenzana na dumalo sa pagdinig sa budget ng Department of National Defense. Ayon kay Senate President Tito Soto, magpapa-RT-PCR test ang lahat ng na-expose sa kalihim. I-disinfect din ng Senado. Sa Lunes na itutuloy ang pagdinig sa budget. Samantala, makakapanayam po natin ngayon si Health Secretary Francisco Duque III. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Duque. Si Connie Season po ito, kasama si Rafi Tima. Hi, magandang umaga sa iyo, Connie and Rafi, at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Opo, Secretary, makikikamusta lang po kami sa assessment ninyo sa pagbibigay po ng booster shots sa ating mga healthcare workers. Okay naman, Connie, Rafi, naging maayos naman kahapon. Ako nga ay dumalo sa National Kidney Transplant Institute para tingnan kung gano'n ba sila kahanda, kung maayos ba yung kanilang preparation for the booster dose ng ating healthcare workers. So by and large, it's been a very successful first day rollout of our booster dose. Opo, at kulang-kulang 2 million ho, ano ang ating mga healthcare workers, tama ho ba? At 1.8 million. Opo, mga 1.8 million. And so far, mga gaano katagal ho inaasahan nating makukumpleto ito pong 1.8 million healthcare workers? Well, tinitingnan natin baka hanggang sa susunod na linggo, ito ay matapos by end of next week. Okay, and then after that, diretso na ho ba sa A2 at A3 na ang pagbibigay po ng booster shot? Yes, by Monday, malamang tinatapos lang kasi ngayon yung mga guidelines, no? But in principle, ito yung makaumpisa na Lunes sa susunod na linggo. I see. Alright, Secretary, may mga report ho ba tayo na nagkaroon po ng mga adverse effects ito sa ating pagbibigay po ng booster shot sa ating mga healthcare workers? So far, wala naman, Connie. So hopefully, tuloy-tuloy na maging tagumpay, maging ligtas ang pagsulong nitong ating booster dose policy implementation. Okay, Secretary, may naiulat po kami na isa pong lalaki no, sa Zamboanga City na naturukan po ng dalawang brand ng COVID-19 vaccine sa loob po ng isang araw. Nakarating na ho ba ang impormasyon sa inyo, Secretary? Wala pa. Pero kataka-taka naman yun. Di ba man lang nagsabi yung naturukan? Ay, teka muna. Naturukan na ako. Ba't yung ako tuturukan ulit? Parang hindi ko alam. Titignan ko muna kung meron bang ganun na ulat na makakarating sa akin ngayon araw. Paimbestigahan natin gano'n. Opo, parang nalituho yata siya doon sa first dose at doon sa linya ng second dose. Pero in any case, nabigyan ho siya ng dalawang dose no? Na sa loob po ng isang araw lamang. So antabayan na lang po namin kung mayroon na po sa inyong report na ito.
Yeah, hindi naman pwedeng gawing dahilan yung nalito siya. Pwede ko naman sabi, teka na, unless ibang klaseng bakuna, hindi pang COVID yung nabigay sa kanya. Alam naman niya na COVID vaccine is a booster dose eh. Opo. May mga sinasabi ko kasi na wala naman daw effect sa kanya, bagamat magkaibang brand pa ha, ng bakuna ho ang nabigay sa kanya. So anyway, ito ho, ano, Secretary, may karagdagang katanungan po ho si Rafi. Sige. Hi, good morning po. Good morning po, Secretary. Opo, isa po kayo sa pinagkokomento ng Korte Suprema kaugnay sa petisyon na inihain ng Senado na humihiling na ideklarang unconstitutional yung pagubawal ni Pangulong Duterte na dumalo yung mga cabinet officials sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay nga po dun sa maanumalyo o manong pagbili ng gobyerno ng medical equipment. Ano pong reaction nyo rito? Well, expected naman yan. So, nirefer na yan ng ating Office of the Executive Secretary sa Office of the Solicitor General para sagutin yung hinihingi ng Korte Suprema na patungkol doon sa petisyon ng Senado at Blue Ribbon Committee of the Senate para sagutin yung mga punto na inilabas ng Senado na dapat patuloy na dumalo ang mga ehekutibo, ang mga opisyal, doon sa kanilang mga hearing. So, tingnan na natin ang kasagutan magagaling sa Office of the Solicitor. Pero at this point po, may mga kailangan pa ba kayong linawin o gusto kayong idagdag na impormasyon sa ginagawang pagdinig na yun ng Senado? Wala na, kasi nasabi na natin lahat, nasagot na natin yung mga kanilang katanungan. Alam mo, Ravi, 10 times ako umaten dyan, 100% ng attendance natin dyan bago nung inilabas ng Malacanang yung kanilang direktiba. Mm-hmm. So, nasagutan natin halos karamihan ng mga kanilang mga katanungan. Okay. Doon naman po sa budget hearing, natanong din sa Senado kung may pondo yung DOH na nakalaan para sa oral COVID-19 medicines. Meron po ba? Alam mo ba, sinisigurado natin yan na hindi tayo mahuhuli pagdating sa mga kinakailangan na gamot na mabibigyan ng compassionate special permit or emergency use authorization ang FDA. Mm-hmm. Kumustahin na rin po namin yung paghahanda nyo sa nakatakdang 3-day vaccination drive sa darating na November 29 hanggang December 1. May final details na po ba kung walang pasok dun sa mga nabanggit na araw? Ay, hindi. Talaga may pasok yan, Rafi. Okay. Pwede walang pasok. Ang babakasyon mga tao pagka dinitara mong walang pasok. So, that's a working holiday. Hindi ka pwedeng magkahan ng absent sa trabaho kapag ka ikaw ay magpapabakuna sa vaccine center. No? So, ito ang gagawin natin, ang malakihan bakunahan, massive vaccination rollout outside of NCR. Kasi NCR naman, sa first dose pa lang, lapas 100% na sila. Second dose, asa 92% na sila. So, kinakailangan bumabol ang region sa 4A, 3, ang 5, ang 2, ang iba pa ang mga region na medyo may kataasan pa ang kaso ng COVID at sa mga lugar na matatao at malaking mga bahagi ng ekonomiya ay doon na matatagpuan. Kaya kinakailangan talaga bilang susi sa pagbago ng ating ekonomiya ay doon sa mga lugar na yon bibigyan din natin ng prioridad. Okay. Kumusta naman po yung forecast nyo, lalo ngayong magpapasko? Posible na bang mag-alert level 1, hindi lang po sa Metro Manila, kundi sa buong bansa, kahit may muling pagsipa sa Europa? Although sa mga malls ngayon, sinasabing dapat bawasan yung mga bata dahil napakarami nila roon at yung marami sa kanila hindi pa bakunado. Tama ka dyan, no? Gusto natin, inaasahan natin na ito'y mamula pa lalo to about less than 500 cases per day at pwedeng ang positivity rate ay dalawang linggo na 5 or less than 5% ang positivity rate para makapag de-escalate pa tayo sa level 1, no? Gamit ang alert leveling system. At dito ay ibig sabihin makakapagluwag pa tayo, makakapagluwag na mas malaking bahagi ng ating ekonomiya. Pero sa gitna ng lahat ng ito, hindi po natin pwede isang tabi o baliwalain ang panuntunan sa minimum public health standards. Kailangan pa rin ang face mask,
Ako, kung tatanungin ninyo, pati face shield sa 3Cs context, no? Ito yung sa closed spaces, crowded areas, and close contact settings, kailangan dyan pa rin ay kung pwede ang karagdagan na protection taglay ng face shield, no? But, yun na nga, face mask ang pinaka-importante dyan, social distancing, yung ating paggamit ng sanitizers, at ang cough etiquette, at sundin ang mga ilan pang public health measures, social measures, ika nga, no? Para okay, hindi tayo maging katulad ng Britain, ng France, Italy, Spain, Germany, ang Singapore ngayon, no? Rumaragasa ang kanilang COVID-19. Mm-hmm. Ang Netherlands, no? Ang Denmark, lahat ito, natataasan muli ang kanilang COVID cases despite the fact na 80% or more ang kanilang vaccine coverage. So, hindi, okay, dito makikita natin, hindi lang bakuna, mm-hmm, ang solution dito, kundi ang minimum public health standards po. Kaya nanawagan ako, ngayon natatakot ako, nakikita ko, o marami naman hindi nakamask, o mali-mali yung pagsuot ng mask. No? Mm-hmm. So, ito, kung pwede lang ang ating mga kasama sa media, patuloy na bigyan natin ng paalala ang ating po mga kababayan, lalo ng mga pasaway, sumunod po kayo. Okay. Ha? Dahil napakamahalaga po MPHS plus vaccination. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Pagano'n din, maraming salamat, Cody and Rafi, at sa lahat po ng inyong mga taga-sulaybay. Si DOH Secretary Francisco Duque III. Pahirapan po ang pagtanggal sa isang lalaki sa Cebu mula sa pagkakaipit sa minamaneho niyang truck. Yan ang balitang probinsya, hatid ni James Agustin. Naipit ang driver na yan sa minamaneho niyang dump truck sa Mandawi City sa Cebu. Batay sa imbestigasyon na walang daw ng preno ang truck, kaya bumangga ito sa isa pang dump truck sa unahan nito. Naging pahirapan tuloy ang pag-rescue sa driver nito na si Ronnie Raimondo Quilme. Ligtas naman siyang nailabas ng truck at dinala sa ospital. Nadamay sa aksidente ang dalawa pang ibang sasakyan. Nangako raw si Quilme na sasagutin ang lahat ng danyo. Balita mula sa Sulana sa Cagayan, isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa loob ng isang drum. Ayon sa mga pulis, nakita ang drum malapit sa Buntun Bridge sa barangay Madarulog. Tadtad ng saksak ang katawan ng biktima. Inaalam pa ang kanyang pagkakakilanlan. After 2 years of dating, hiwalay na sina Sean Mendez at Camila Cabello. Kinumpirma yan ang dalawa sa isang pahayag na posted sa kanikanyang IG stories. Anila nagsimula ang kanilang relasyon sa pagiging mag-best friend at ipagpapatuloy nila ang pagiging best friends matapos ang breakup. Appreciated din daw nila ang suporta ng fans from beginning to moving forward. At naway nabusog po kayo sa may init na balita sa oras na ito. 37 araw na lang, Pasko na! Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Season. Buong puso para sa Pilipino, ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated po sa mga maiinit na balita, maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.